pag tinayagan ka ng maglaro, wag mong landiin pati kalaro. Eh! And what's up mga kapetals? It's me, Ami! At ngayon, another video na naman with me! Dahil tayo ay mayaman! So kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like, to share, and subscribe! Video na naman para sa atin. So, ang gagawin natin ngayon ay YouTuber channel promotion! Yes, lagi ko siyang ginagawa every time na nakakamit ako ng subscribers. Wala lang, gusto ko kasing mag-share kasi alam kong hindi madali yung pinagdadaanan ng isang small YouTuber. And gusto ko lang makatulong na sana dito sa mga ilalabas ko na video nila, isuportahan natin sila, pakinggan natin sila, and subscribe, visit natin sila, and sana supportahan nyo din sila, katulad ng pagsuporta na binibigay nyo sa akin. And to all small YouTuber dyan, hindi talaga madali, I know mahirap umisip ng content, mahirap umisip ng gagawin, ang hirap mag-isip ng sasabihin, hindi madali lalo na nasa kaharap ng camera. I know hindi madali, lalo na't iba yung pakiramdam ng yung mga akala mong susuporta sa'yo, hindi na sumusuporta ngayon. I know that feeling. Pero still, kung gusto mo pa rin naman, kung masaya, alam niyo yung ginagawa ko for memories na lang. Kung tutuusin, ang hirap umisip ng content, ang hirap kung paano ko kayo mapapasaya, kung paano ko kayo mapapastick sa video ko, kung paano nyo tatapusin yung video ko. Hindi naman lagi akong pwedeng mag-prank kasi, so, hindi pwedeng lagi kasi baka maging scripted na, and ayoko sa lahat ng scripted prank kasi favorite content ko yun. Tapos pag naging scripted na siya, sarili ko lang yung lolokohin ko, and gusto ko talaga ng mga prank videos kaya ayoko nga nagiging scripted siya kaya hindi siya madaling gawin lagi. So, ang gagawin natin ngayon ay channel promotion. So, ngayon ko lang din makikita yung mga videos na papanoorin ko ngayon. Sabay-sabay natin silang panoorin. So, this is a random pick. Marami-rami yung nag-send. So, pipili tayo ng sino ba yung pwede nating isama. So, let's do this! So, unang nag-send sa akin is si Kuya Priest Balbuena. Dito na ako ngayon sa Calapan. 14 days akong quarantine. So, hindi ako makapag-upload ng videos. Pero, thank God nakita ko yung pinost mo. Share ko lang sa mga kapetals. Simulat sa phone nung nag-start ka pa lang at ngayon nag-grow na yung channel mo. Yun talaga yung nakapag-inspire sa akin na mag-start ng YouTube channel mo. Ikaw talaga yung nakapag-inspire sa akin. Kaya maraming salamat. Oh! Alam niyo, naiinis talaga ako sa inyo. Thank you, Kuya Priest. Ako pala yung nag-inspire sa'yo, no? Nakakatawa naman. I'm gonna cry now. Okay, tuloy natin. Kataon nung mag-grow ang mga katulad ko na new YouTube. Kaya maraming salamat sa'yo. Sana matulungan mo kami lahat. Bago bigyan ka ng lakas si God na makatulong. Matulungan ako kita. Again, Priest Balbuena, ng mga vlogs, ingat ka palagi. Sana dahil po kayo sa channel ko. No? Maraming salamat po. Yay! Yeah! Vlogs. So, ito yung channel niya. So, bisitahin niyo siya and subscribe niyo siya. Nagsisimula pa lang si Kuya ng small YouTuber bilang small YouTuber. And nakaka-amaze lang na nakaka-inspired ako. Talaga! Hindi ko alam kasi ginawa ko lang yung bagay na hindi ko alam. Nasasaya ako ng ganito. So, thank you so much Kuya Priest or the Mo Vlogs. So, subscribe! Subscribe now! So, ang next naman natin is si Jiro. So, lagi siyang nagko-comment sa mga videos ko. Solid kapetals din to. Though, ngayon ko lang siya makikita sa video. Nag-send siya ng video sa akin. So, papanoorin natin. Promote niyo po channel ko at sana po dumami subscribers ko. Subscribe na kayo mga tol. Magtulong-tulong tayo para sa atin. Kasi mas mahirap pag ano. Mas mahirap pa requirements pagkadating ng next year. Natawa na ako sa video mo, Jiro.
Para huwag napilitang sa video na to. So, kumakain pa siya, ha? So, Jiro, so subscribe kayo kay Jiro. And advice lang, Jiro, pag magvi-video ka, hahanap ka ng magandang lights. Hindi naman super perfect na angulo, pero hahanap ka ng magandang lights and hahanap ka ng maganda mong angulo. Mukbang? Pwede naman mukbang. Pwede naman tawag sa ginawa mo ay mukbang. Pero still, gusto ko na yung audio mo, malakas yung phone mo, maganda. Hindi ako na ma-clear. Clear yung naririnig ko sa video mo. So, subscribe kayo kay Jiro. Ito yung channel niya. Subscribe! So, yun nga, Jiro, next time, maghahanap ka ng maganda mong angulo. Kasi minsan yung mga tao humahanap talaga yun ng maganda sa mata or maliwanag sa mata. Kasi tulad ko, bilang isang watcher ako ng mga vlogs, ang pinapanood ko yung hindi ako nagugulahan, lalo na pag-stress ako or pagod ako, ang gusto kong panoorin yung maliwanag, yung masaya, yung nakikita ko mukha, nakikita ko ang facial expression. Minsan, importante din siya sa vlog. Kaya tignan nyo yung ibang vlogger, yung malalaking vlogger na ang ganda ng angulo, ang ganda ng lights, though maganda naman na talaga sila. So, para sa ating mga, para sa aking hindi naman kagandahan, eh, kailangan pang humanap ng magandang angulo. So, maghahanap tayo ng magandang angulo na. So, yun na, Jiro. So, next time, pag may mga, or nag-vlog ka, is check your angle, check your light. Though your audio is good, gustong-gusto ko na yung audio mo. So, next na tayo! So, ngayon ko lang din siya mapapanood. And mabuti nandito na rin yung channel niya. At in-edit niya talaga yung video niya. So, panoorin natin. Okay, pointers. Ang pinakamaganda daw na intro is 5 to 15 seconds. Sabi daw, though yung akin kasi parang 14 seconds yung intro ko, kasi hindi daw maganda pag masyadong mahaba yung intro kasi parang intro pa lang, ubos na yung oras ng mga tao. So, mas maganda na very, very light lang yung intro. Okay? Hi guys, I'm Elizabeth Resurrection and I'm here to promote my YouTube channel which is Elizabeth's Vlogs. I saw Ate Emmy's post on YouTube that she will promote anyone's vlog or anyone's channel, so I grabbed the opportunity. So, naisip ko gumawa ng YouTube channel to express myself and to help other people na may pinagdadaanan. I uploaded some spoken poetry that tackles life, love life, and cruelty of the world. Wait lang ha, baka maiyak ako dito eh. So, ang content niya pala is mga tula-tula. So, parang maganda ginagamitan ng utak. So, panoorin natin. Marahil ilan sa inyo galit. Kasi magulo. Kasi nahiya ang pandemya sa kung alin ang dapat inuna, pagpirma ba o pagsara. Pagharang sa prangkisa pero teka, huwag mong isara. Buhay sa pambabaran. Ang oras mo sa pag-iisip kung saan ka ba talaga nakalaan, kung tama ba ang tinatahak na daan, napapagod, nalilito, paulit-ulit na lang ang nararamdaman. Pero sa kahit anong pinagdadaanan, huwag kang mawala ng pag-asa na ito'y iyong malalampasan. Kapag pinayagan ka na maglaro, huwag mo nang laging pag-iing kalaro. Pag pinayagan ka ng maglaro, huwag mong landiin pati kalaro. Eh, Elizabeth number one! Ang ganda, Elizabeth! If you have time, please visit my YouTube channel, Elizabeth's Vlog. A views and subscribe will be a big help for me to build my confidence and to build my dreams. Lahat ng binigay nyo, of course, ay ibabalik ko sa inyo. Suportahan tayo. So yun lang, thank you and may God bless you. Okay, hi Elizabeth! So, ngayon ko lang nakita yung channel mo. Ngayon lang kita nakita. Ngayon ko lang nakita yung video mo. Mukhang Android yung gamit mo. Sabi nila, meron daw free sa Android para mawala yung... Hindi ko nakalimutan ko yung tawag doon. Basta yung nakalagay ng KineMaster. Kasi guys, may impact yon pag may mga nakalagay ng KineMaster sa taas or nakalagay sa baba kung ano yung editor na gamit mo at saka yung nasa taas. Kasi parang
hindi siya nakaka-encourage mapanood siya ng ibang tao. For me ha, halimbawa, nakikita ako sa YouTube na may mga Kenny Master, may mga ganun, parang hindi ako na-encourage buksan. Parang ganun, hindi ko alam kung pare-parehas, pero may impact din siguro sa viewers yan. So, kung yung mga watermark yon, watermark, so yung may mga editor nyo na may mga watermark, kung kayang alisin, alisin po natin, or kung may bayad, pag-ipunan, parang ganun. Pero may mga free na editor na walang watermark, so itry nyong maghanap ng walang watermark, kasi may impact rin yun sa manonood, may impact sa itsura ng video mo, so itry nyong alisin yung watermark, or maghanap kayo ng thing na pwedeng makapagpaalis ng watermark, makakatulong yun para mas ma-encourage yung viewers mo na panoorin ka. So kunin nyo akong as a viewer na pag nakita ko yung video nyo sa wall ko, is hindi ako ma-encourage buksan kasi may nakalagay na made with Kenny Master. Though hindi masama, it's just that nakakatulong lang pag walang watermark ang isang video mo. Kasi parang, hindi ko alam, basta may impact siya. Hindi ko masabi kung paano impact, pero may impact yung sa video na may watermark. So for me, maghanap kayo ng paraan or maraming free na walang watermark. So try nyong humanap, meron. Merong ganyan. So, good luck and God bless. Okay guys, sa lahat ng nagsend ng video sa akin, yun lang yung nakita ko na pwede. Kasi yung ibang sinend sa akin is copyrighted. May mga background music na hindi ko pwedeng isama. Kaya pag mayroong nakita kayong nagpapapromote or what, i-make sure nyo na walang copyrighted. Kasi yun lang hinihiling ko sa ating lahat. Huwag na yung masyadong maglagay ng mga copyrighted music unless monetized na tayo or malaki na yung subscribers natin. Pero for me, para sa ating mga small YouTuber, wag muna. Kasi hindi ko alam kung paano sa malalaking YouTuber, kung kahati ba nila or buo nilang nakukuha yung sahod nila kahit na copyrighted siya. Pero para sa akin kasi, na-experience ko, wala talaga makukuha pag copyrighted. So meron akong isang copyrighted, yung tala. Wala talagang kinita yung tala na yon, kahit cents, kahit dollars na konti, wala. Napunta lahat doon sa kanta na na-copyright ko. So, yun. So, for me, wag mo na mag-copyright, lalo na sa mga hindi pa monetized. Kasi nakakatulong yung hindi ka na-copyright sa lahat ng video mo. Tapos nakita ni YouTube yung effort mo. So, may chance na ilabas niya yung video mo sa wall ng ibang tao. Tapos makilala, makita, ma-appreciate ng ibang tao. And nakagandahan nun, kasi pag may sumikat ka na isang video, sobrang solid nun kasi kahit 9 months ago, 1 year ago, pag gusto mong panoorin ng tao, pinapanood talaga siya ng tao. So for me, huwag muna tayong gumawa ng mga copyrighted kasi hanggang ngayon, ilan na yung videos ko, iisa ang na-copyright ko. So 100 plus videos ko, iisa yung tala lang, nakisayaw-sayaw lang ako. So para sa mga nag-send sa akin, thank you so much. At sa mga nag-send sa akin na may mga copyrighted na music, I'm so sorry. So marami pa tayong channel promotion na mangyayari. So sana huwag muna nating lagyan ng mga copyrighted na music, okay? And I hope you enjoy this video and never stop dreaming and never stop gawin yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Isipin mo na lang na vlogging is all about memories. Magiging memories din to. So, I love you all. Road to 22,000 subscribers! So, thank you sa lahat ng sumusuporta sa inyo. Thank you so much po. And if you enjoyed this video, please don't forget to like, to share, and subscribe! Thank you all for watching!